Hello, welcome to my vlog. So ngayon, andito naman ako ngayon para ipakita sa inyo so kung paano ba magpalit ng bulb cell na hindi tinatanggal yung salendred, mga idol. So busy muna tayo ngayon, mga idol. So ang pagpalit lang ng bulb cell at saka pagkabit. So yun lang muna ipapakita ko. So let's go! Kung bago ka pa lang sa channel ko, ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell button para updated ka sa mga bagong uploads ko. Ayan, so ngayon, eto na siya. So dito lalabas yung oil niya pag pinapandar natin dito at saka dito sa 4 at dito sa 5 at saka sa size. So dito yung pinakamalakas sa number 3. So ngayon papalitan natin siya ng bulb cell, mga idol. Pero ang style natin ngayon, hindi natin tatanggalin yung cylinder head. Papalitan natin ang bulb cell dito lang sa itaas. So dudukotin lang natin yung bulb cell niya, mga idol. So ngayon papakita ko sa inyo ang technique, mga idol. So tara. So ngayon tinanggal ko na yung takip. So ngayon tatanggalin natin yung mga ano niya, head bolt niya sa car para makuha natin yung bulb cell dito na hindi natin tatanggal yung cylinder head, mga idol. Ayun, duwagan ko na siya lahat, mga idol, para mabilis lang. Pero bago yan, mga idol, kailangan nakatap yung piston, mga idol, kasi pag tinanggal natin itong bulb spring na to, pag hindi nakatap yung piston, mga idol, ang mangyayari, mga idol, makahulog itong engine bulb, mga idol. Kaya dapat yung piston sa 3 at saka sa 4 kailangan nakatap siya para pagtanggal natin ng bulb spring or ito dito, so hindi malaglag yung parbula natin, so yung engine bulb. So ngayon, try natin kung nakatukod ba siya, mga idol. Ayan, oh. So nakatukod siya, mga idol. Ayan. So i-compare natin sa iba na hindi nakatukod. Ayan, oh. Napakalalim, oh. Malalim siya, mga idol. Ibig sabihin, hindi nakatukod yung piston. So dito sa 2, sa 3, ayan, nakatukod siya. Kasi ito yung tatanggalin natin, eh, sa number 3. Number 4, ito nakatukod. Ayan, nakatukod siya, oh. Ayan, nakatukod. So, hindi talaga malalaglag yung idol. So, ngayon, tatanggalin natin yung mga bulb block niya at saka yung, bulb seal niya sa ilalim.
So, ngayon mga idol, tatanggalin muna natin yung injector para sisikatin natin yung barbula dito gamit ang DIY na ano ko pang tanggal ng bug block. So, tanggalin muna natin yung injector. Ayan, so yung bug block, so ganun lang, lagyan natin dito. Ayan, gamit natin mga idol. So pag hindi kinaya, lagyan natin lang ano dito, yung washer para makuha natin yung ano. Ayan, una-una katukot siya mga idol, oh. So hindi talaga mahulog yung barbula natin kasi nakatap na yung 3 at saka 4. So ikot lang kayo, ikot para ano. So ngayon natanggalin natin, subukan natin tanggalin yung ano mga idol, yung bulb cell niya. So yun, tanggal lang isa. Tanggal natin yung isa. So tanggal yung isa. So ganun lang mga idol. So ngayon, eto na siya. So, eto na. So, hindi nahulog yung engine bulb. So, nakatukod yung piston natin. So, ganyan. So, ito lang yung papalitan natin, yung bulb cell niya. So, ganun lang kadali magpalit ng bulb cell mga idol. So, gawin, kuha tayo ng vice grip. Ayan. So, kuha tayo ng vice grip para kukunin natin yung sample para mabilhan na siya. So, lahat palitan natin mga idol ng bulb cell. So ngayon, tatanggalin natin yung bulb cell mga idol. Ayan, so tanggal yung bulb cell. Ayan. So ngayon, mga idol, so next time mga idol, pag hindi pa kayo kabisado, so ang gawin nyo dapat, takipan nyo dito, takipan nyo mga butas in case na magtatanggal kayo ng engine bulb, yung ano, bulb block niya, hindi mahulog dito, kailangan nakatakip siya. So yung ginawa ko kanina, so akin lang yun, so iniingatan ko naman pagtanggal ng bulb block mga idol. So ngayon, kailangan din siya nakatap siya yung mga piston niya, ayan, gaya nito. So dapat din check natin yung ano. So yung bulb cell medyo matigas na yon. So kailangan kalugin natin yan ganyan, no. So di pa naman siya kalog. Ayan, kabila. Ayan. Pag kumalog yan, walang silbi yung bulb cell natin kasi ang sira niyan is yung ano niya, bulb guide niya. Ayan, yung bulb guide niya, oh. Ito yung bulb guide niya. Pag maluwag na siya, walang silbi yung bulb cell natin kasi madaling masira. So kinalog ko siya ganun, pag ganun, okay naman. So bulb cell lang yung problema, kaya bakit dito siya ano. So ayan. A few moments later. So ngayon, ikabit natin yung bagong bulb cell mga idol. So ito yung gamitin natin.
ito. A few moments later. So ngayon, so tandaan niyo lang mga idol kung paano magkabit ng bulb seal. So ito lang yung gamit, tapos tanggalin niyo yung bulb, yung spring niya. Tapos ganyan, pasukan lang sakit. Ayan, so ganyan lang mga idol. So kailangan pukpukin niya ng ano diyan, martilyo diyan para bumaba yung bulb seal. So dahan-dahan lang. So ngayon, tapos na siya. Ayan, naikabit ko na siya. So ngayon, ikakabit natin yung ano, yung bulb spring niya. Kailangan yung ano, yung nagkadikit. So, sa ilalim yan. So, ito siya. Ngayon, ikakabit natin. So ngayon, ito na siya. Ikakabit natin yung bulb block. Ayan, so kabit natin. Ayan, so ganyan lang. Ayan, so ganyan lang, no, nakabit na siya. Tapos pagpukin natin ng kutis kilit para tumunod yung bad luck. So ayan, so ito na yung panghuli. So ayan. So, okay na siya lahat. Napetan ko na lahat yung bulb seal. Okay. Shout out kay Luloy Dagsaan. Ayan, from CDO. So, maraming salamat sa'yo, Idol. Alright!